Hi guys, maligayang panonood pong muli. Welcome po sa ating channel at ngayong araw is pag-uusapan natin yung basic electrical wiring ng ating mga bahay. So yan po, meron po tayo ditong tugang na outlet. Iwa-wire po natin ito kasama yung isang switch na kinokontrol naman niya itong ating isang ilaw. 3.5 mm po o number 12 yung gagamitin natin na wire sa pag-wire ng ating circuit, kasi ito po yung standard sa pag-wire ng outlet. At ang ampacity nito o yung amperahe na kaya niya is hanggang 20 amperes. So dapat sana ang breaker natin is 20 amperes din, pero for the tutorial purpose lang, wala tayong 20 amps, so ito 32 yung gamit ko. Tapos yung minimum size naman po ng wire kapag nagwa-wire ng ilaw is 2.0 o number 14. Pero since may outlet tayo tapos isang breaker lang, so magbabase tayo sa standard ng outlet, kaya 3.5 yung ating gamit na wire. Yung gamit nga po pala natin na power source o power supply is line to line, meaning buhay yung bawat linya nito. Meron tayong 110 dito at 110 sa line 1 at 110 sa line 2. So to 20 volts po yung ating gamit line to line. So kahit saan dito, either line 1 o line 2 yung gagamitin nyo sa ating switching, kasi nga po puro live wire yung ating supply. Pero doon po sa mga power provider na line to ground yung binibigay, so dapat po yung standard natin is sa live wire natin ikakabit yung switching natin, at yung ground naman o neutral is doon sa ilaw. Yan po, ito po yung ating outlet. So simulan na natin i-wire. So kung may napapansin kayo, itong slot na to sa likod, ito may nakalagay na 12 mm. So, ibig sabihin 12 mm yung lalim ng o yung haba ng wire na ipapasok natin dito sa slot ng ating outlet. So yun po, pwede nyo gawing panukat yan para saktong-sakto po yung wire na ipapasok natin. So iwa-wire lang natin to. Pupunta dito sa kabila. Tapos ito naman sa kabila. Next po is i-connect lang natin dito sa ating power supply itong line 1 at line 2. So naka-color coding tayo para mas madali nating i-trace yung ating wiring. So itong dilaw is dito naman sa dilaw na linya. Tapos itong itim is dito naman sa itim. So yan po, kumpleto na yung ating outlet. So next naman is itong ilaw. So may dalawang paraan po yung pag-connect natin dito ng supply papunta sa ating ilaw. Una po is pwede nating irekta yung wire natin dito. Sampak lang natin dito yung dilaw, tapos yung itim naman is dito. Kaso prone po siya sa loss contact, kaya para sa akin is mas maganda kung idedirekta natin dito sa wire gaya nito, para ma-prevent natin yung loss contact. Kasi nga pag may nakasaksak dito sa outlet na to, may tendency na iinit to, kasi nga clip, naka-clip lang to sa ilalim. At kapag uminit na yan, luluwag yung metal sa loob, tapos yun na magkukos ng loss contact at yung dahilan ng pagkasira nitong, madaling pagkasira o minsan sunog. Kaya ito direkta ko na.
So lagyan lang natin yan ng electrical tape. So kung gaano kakapal yung balat ng ating wire, ganun din kakapal yung ating ilalagay na electrical tape, at dapat walang makita na copper. Ayan po, may supply na po tayo, line 1 at saka line 2. So since isang ilaw lang yung ating kukontrolin, yung line 1 natin is kukonek lang natin rekta sa ating itong switch. Kukonek lang natin yan. Tapos yung kabilang linya naman ng line 1 dito naman sa kabila, papunta na yan rekta sa line 1 naman ng ating ilaw ito. Tapos yung line 2, itong itim, is rekta lang din yan sa isang terminal ng ating ilaw. So yan po, ganun lang po kasimple, fix lang natin to. So yan po, try nating paganahin yung ating circuit. O natin yung breaker, check natin yung switch natin. So yan po, gumagana yung ating ilaw. Tapos check natin kung gumagana yung ating outlet, gamitin natin to. So yan, gumagana yan. Tapos syempre pag in-off natin, patay po yung ating mga load. So salamat po sa panonood. Yan lang po kasimple yung pag-wire ng ating ilaw at outlet sa ating mga bahay. Like and subscribe po sa ating channel. Salamat po muli.